May threat ka ba? Real yung threat mo? Wala. Ah, walang threat? Wala. Saan ka ba tumira nun? I-hotel? Anong hotel ka? No, kondo. Kanilang kondo? Yung kondo ng isang kaibigan ko, hindi ko lang sabihin na. Ay, okay. Somewhere. So, pumunta ka lang dito on your own? Tatlo kami. May isang retired police. Si Sunny Bonaventura? Hindi, hindi. Humiwalay ako sa kanila. Mm-hmm. Nag-una ako sa kanila. Mm-hmm. Eh bakit kung walang threat kang naramdaman, why did you lie? Or mayroon kang intention to say the truth then, pero naningibabaw lang yung kung ano man yun? Hindi. Ang ano talaga is, gusto kong humiwalay sa kanila kasi minsan yung usapan na halos na lang patayan. Mm-hmm. So talagang yun ang gusto ko talagang, kumbaga, kung pwede lang, mawala na ko sa itong grupo na ito. Parang, but that was your chance, October 3. Eh kung sabihin ko noon ang totoo, siguro hindi ako makauwi. Bakit? Eh, nandun si Sunny, nandun si Jim, mm-hmm. Saka kilala ko. Kilala ko ang grupo ko, yung decapacity. Mm-hmm. Decapacity. What do you mean hindi ka na makauwi? Eh baka dito lang patayin ako. O baka pamilya ko pa. At saka police ako, pwede akong ipahunting ni Bato on matters of administrative authority niya. Ah, kasi hindi ka pa ano, hindi ka pa... Hindi pa ako private citizen. Yes. So mukhang nakaplano ito, sir. If you're telling us that, mukhang nakaplano ka when to come out, pag nakuha mo na yung ano mo, pag you're no longer under the jurisdiction of the PNP. Mukhang nakaplano ka. Not exactly naman nakaplano, pero nasa isip ko na, kasi nagawa ko na yung written confession ko. Mm-hmm. Nagawa ko na. Ang akin lang, nai-worry din ako noon yung pamilya ko. Paano ko sila i-convince? Paano ko ma-justify ang dapat kong gawin? Mm-hmm. So, ni-finalize ko na lang ito noong last week of January.